Okay, guys, maraming salamat. Maganda gabi sa inyong lahat. And ngayong gabing ito ay gusto ko lang i-congratulate. Ayan. Yung ating mga kapwa Pilipino na kadadating lamang, no, galing sa Pilipinas na nag-apply bilang isang booker dito sa United Kingdom. So, may mga kababayan tayo na nakarating na dito sa United Kingdom noong kailan lamang. Meron pinaalis ang agency na to papunta dito sa UK para din sa para magtrabaho bilang isang booker. So, eto na guys, sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho at gusto pa rin maging isang booker dito sa United Kingdom, may experience kayo, pwedeng-pwede kayo mag-apply para dito, no? So guys, noon pa sinasabi ko na ito ay pwedeng-pwedeng yung pagtrabahuhan, pwedeng-pwedeng yung pag-applyan, guys. So eto, tingnan natin tong etong FMW, no? So FMW, Human Resource International Corporation. Meron na itong video na ginawa ko a while ago tungkol sa mga beaches. No? So, isa sa mga agency na legit na nagpapaalis dito sa papunta ng United Kingdom kung ikaw isang butcher, yung FMW, Human Resource International Corporation. Ang kanilang link dito, meron silang trabaho. Kung gusto nyo mag-apply, pwede nyo silang puntahan o tawagan sa 02-8280-9471. So ito yung mga trabaho na pwede ninyong puntahan at yung number na pwede ninyong i-contact. O pwede din kayo mag-email kay Mr. Wilfredo at fmwhumanresource.com o humanresources.com. So, Wilfredo at fmwhumanresources.com. So, kung kayo ay naghahanap pa rin ng trabaho, guys, no, at may experience kayo dito, inyo na itong i-grab itong opportunity na to. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi pa kayo nakapag-try ng ganitong trabaho, pwedeng-pwede kayong mag-training, no, may 40 days training na available ang sa Pilipinas ang TESDA para sa pagte-training na maging isang butcher, no. So pag nakapag-training na kayo, isang taong experience, pwede na kayong pumunta dito o hindi lamang dito, pwede kayong pumunta sa iba pang mga bansa katulad ng Canada, katulad ng New Zealand, Australia, pwede kayong mag-apply bilang isang butcher kasi in demand ang trabaho na ito, guys. So, ngayon din, hindi lamang ito in demand, kundi ang sahod nito ay distente. So, pag ikaw ay nagtrabaho nagtrabaho bilang booker dito sa United Kingdom, ang iyong salary o sahod ay pumapalo na ng mga around 27,000 per annum sa British pound. No? British pound. So, mga nasa around the same ng sahod ng isang nurse yan. No, kung ikaw ay bagong nurse, isisimula ka pa lang, mga nasa around 27,000 din ang sahod ng isang nurse. So halos parehas lang kayo ng trabaho. Ang maganda dito, hindi mo kailangan mag-aral ng 4-year course. Ang pag-aaralan mo lang is 40 days training, tapos magdagdag lang ikaw ng ibang mga training na available doon sa mga sa TESDA, like deboning, yung kung ano pa mga training na pwedeng mag-upscale ng iyong skills. So, kung ikaw ay wala pang training, pwede kang mag-training. Napakaraming mga YouTube videos tungkol sa ano maging isang booker at pumunta sa ibang bansa. Pumunta sa Canada, pumunta sa UK, pumunta sa New Zealand, pumunta sa iba-ibang mga bansa. So, kung ikaw ay wala pang ginagawa at gusto mong maghahanap ka ng opportunity, pwedeng-pwede ito. Kung ikaw naman ay may experience na, ay ikaw ay pwedeng-pwede ding mag-apply na. I-kompleto mo na yung iyong resume. Ayusin mo ng ayos yung
resume mo, kasi guys, mahalaga na ikaw ay maayos ang iyong resume. Kung hindi maayos, ay yan ang nagiging problema. So, guys, kung kayo ay naghahanap ng trabaho, guys, itong opportunity. No? Hindi kailangan na pasado kayo sa IELTS ng ganitong sort of score. Hindi kailangan na pass ng score dito. Alam ko, 4 lang ang kailangan nilang score. No? So, yan, Human Resources International Corporation. So, hindi lang yan ang kanilang kinukuha. So, basically, meron silang mga hinahanap na ibang mga trabaho pa. Ayan, calling registered nurses, available din yung trabaho na yan sa mga nurses na may experience. Yung iba, naghahanap ng isang taong experience. Yung iba, kahit walang experience, pwedeng-pwede kayong pumunta. So, at pwedeng-pwedeng magtrabaho. So, kanina, sabi ko, nung September 15, nagpaalis sila, meron na naman silang pinaalis noong September 21, no, na napunta din dito sa ibang bansa. No? So, ayan, butchers din to, guys. No? So, bakers pala to, bakers. Ito naman yung pinaalis nila nitong nakaraang September 21. No? Yan, kailan lang, kahapon lang yan. Kahapon lang yata yan. No? So, guys, kung kailangan nyo talaga ng trabaho, hindi kailangan ng magpatulog-tulog lang, guys. No? So, kapag ka kayo ay gusto ng trabaho, ay gumawa kayo ng paraan. No? Tulad nito, September 13, umalis sila pagpunta ng New Zealand. Farmers naman to. Ayan. So, sila ay mga cow farmers naman. Ayan. Pumunta ng New Zealand yan. Napakaraming available na trabaho, guys. Kung gusto nyo lang, hindi imposibleng umalis pagpunta ng kahit anong bansa na gusto ninyo. Ito, concrete workers. So, working in Greece. Ayan, kung gusto nyo mag-apply, meron na rin itong video na ginawa tayo sa YouTube channel natin. Kompleto dun ang paraan o kompleto dun kung anong inyong gagawin kung saan kayo pwede mag-apply. Dito, pwede din kayo mag-apply sa FMW Human Resource. Ayan, pwede kayong pumunta at mag-message lang kayo sa kanila para sa concrete workers. No? Madami itong hinahanap na pagpunta ng Greece. Dito yan sa Europe. No? O yan, ano pa ba? We are hiring technical interviewer. O yan, meron din silang, ayan, ito, August 28, nagpunta din na butchers din ito. Ito, butchers pa rin noong August 27. Dami nilang pinapalis, guys. Sa totoo lang, napakarami nilang pinapalis. Ito pa, Japanese cook. Kung gusto nyo pumunta ng work in the Cyprus with enlisting hotel. Ayan, step naman ang kailangan dito. Multi-skilled engineers. Ayan, so sa lahat ng mga tao na kaibigan natin na nagyanong ng trabaho, guys, hindi talaga halbhad lang ang walang alam. No? Kung kayo ay may konting experience, may gusto kayong puntahan, gawan nyo ng paraan. Itong mga tao na to, nag-training lang sila para maging butcher. Ngayon, butcher na sila. Kita mo, may babae, dalawang babae. No? So, eto, kakalis lang din ang mga to. So, yan guys, congratulations. Gino-congratulate ko lang yung 17 mga bagong dating sa atin dito. Ng mga butchers na nito lang, kailan lang sila dumating. 17 yata sila dito. O ilan ba sila? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 people. No? Baka itong sa nito ay representative. So, 15 sila na bagong dating dito sa United Kingdom para maging butchers na. So guys, yan, patunay na kayo pwedeng makapagtrabaho. Ayusin nyo lang yung mga resume at puntahan nyo lang yung mga dapat na agency na yung pinagpuntahan, guys. No? Okay? So yun lang. God bless and see you all sa susunod na ating video, guys. At kung kayo ay may mga tanong, kung kayo ay may mga gustong i-clarify,
I-message nyo lang ako, mag-comment lang kayo sa comment section below. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please thumbs up. At kung gusto nyo din na i-share sa mga tao na kaibigan nyo, mga kapamilya nyo na gusto magtrabaho abroad, pwede itong trabaho na ito. Okay? So maraming salamat. God bless. See you all later. And see you sa susunod na video. Bye-bye!